Panama tied the June 4th. So they may recall for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and gave thanks for it. Gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. And once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take these, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you, humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring to the fullness of charity, together with Francis, with Aventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep with the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, Saint Joseph, Saint Martin, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we merit to be called as eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, your glory and honors is yours forever and ever. Amen. God, through the acts of piety, acts of charity, and acts of justice, you may truly proclaim that Christ is our King. Salud, Padre, Salud.
Deliver us, Lord, from evil people. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress. As we await the blessed hope in the coming of our Savior, Lord Jesus Christ. Jesus said to your apostles, peace I give you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace in unity, in accordance with your will, to live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. With the Son of the Son, the sign of peace. Lamb of God, you have you guard me from the cold and you.
Panalangin para sa mga biktima ng extrajudicial killings, para sa kanilang naiwang pamilya at sa mga kaluluwa sa purgatorio sa pagtunog ng kampana sa ikawalo ng gabi. Aba namin nasa langit, sa inyong dakilang pag-ibig, dilikha ninyo kami na iyong kawanis. Pinagkalooban ninyo kami na buhay na dapat namin igalang, pangalagaan at mahalin. Buong kababaang loob namin hinihiling na patigilin na ninyo ang extrajudicial killing dito sa aming bansa. Kaawan po ninyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw at panghilang extrajudicial killing. Naway ang kanilang naiwang mga pamilya ay magamit ng katarungan, hindi mawala ng ikat bubuhay, manatili nawa ang kanilang pag-asa sa iyong walang hanggang habag at sa buhay na walang hanggan. Ipagkaloob po ninyo na ang mga nagtutulak at gumagamit ng iligal na droga ay magkaroon ng lakas na loob na tumigil na. Gayon din naman, naway ang mga sumuko na ay nagsusumika na magbagong buhay ay muli makapagsimula at huwag mapahamak. Naway ang mga may kapangyarihan ay matutong magpalaga sa buhay bilang kaloob ng Diyos. Naway maging instrumento sila ng paglilingkas at hindi maging sanhi ng anumang kapahamakan ng kapwa. Kasabay ng pagtunog ng mga kampana, ipinanalangin namin ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin naging biktima ng extrajudicial killings at lahat ng mga mahal namin yumao sa inyong awa at habag. Maranasan naman nila ang walang hanggang kapayapaan at kagalakan kaisa ninyo sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng Buhay. San Pedro Palungso. San Pablo ng Ermitaño. San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Magsitayo po tayo. Giving, receive the food of immortality, we ask, O Lord, that all time in obedience to the commands of Christ, the King of the universe, we may live with Him eternally in His heavenly kingdom, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for some announcement. So tayo pa rin po ay naglalak ng karpentero na hindi nalulula, no? Para po sa ating gubong, para hindi naman ang masira ang ating kesa, no? Kasi may dumudulo na. Pangalawa, ay agayan pa rin natin, no? Sana po yung ating upper portion dyan, yung left side, yung pinakamataas ng salamin, ay ang yung tatakpan ng plywood na ay insulator at saka po yung plywood na ilalagyan natin ng wallpaper para po makabawas ng init. Una, hindi na kasi makapapasok dito kasi kapag po sinilangan ng araw yan, buong mag-araw ay nami-store na init. Kaya po kaya kahit na wala ng araw, mainit pa rin. Kasi nainit na po ang araw. Ay, yun ang isa namin pamamaraan. So, humingi din tayo ng tulong para may isa katuparan niya. Pangatlo, sa closing po na Golden Jubilee of the Diocese of San Pablo na gagawin sa November 30,
please be advised na wala po tayong visa sa November 30 dito. Wala rin po tayong vigil kasi lahat tayo ay pupunta ng partikula ako ay pupunta ako ng San Pablo at yung mga lalo sa Sapama para po sa pagdiriwa ng Golden Jubilee. Wala rin po opisina. Bagamat po yung November 30 ay talagang holiday yun. Pero sa simbahan ng Pinoy at sa loob ng nasasakupan ng Diocese of San Pablo ay wala rin po opisina. Para lang po para mabigyan ng pansin ito po pagdiriwa na pagkatapos ng dakilang pagyubileo ng Diocese ng San Pablo. So ipanalangin po ninyo na maging maayos na maging na pagdiriwa. Kung kayo may panahon, ay inaanyahan namin na kayo ay sumama. Magpagulayan na lang po sa ating Paris Pastoral Council. Namuling po, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po. The Lord be with you.